Good day. Magpapalit tayo ng stabilizer link ng Hyundai Getz. So may sira tong sa kanan, butas na yung goma niya. Although nagpa-function pa siya na maayos, pero butas na yung pinaka-ano niya, pinaka yun, parang ano yun eh, oil seal o yung boots niya sira na. So let's get it on. Luwagan muna natin yung lug nut ng ano ng kulong. So luwagan muna natin yung motor. So ito yung sira niya. Ah, hindi pala makikita dito. Bali, kung makikita niya to, sira na to. Ayan, angat na siya. So, angat na siya. So yung cover niya is wala na. So papalitan na natin siya. Makikita nyo, dalawa to, left and right. Bumili na ako ng left and right. Wala sa nakalagay kung ano yung left eh. Ito right to. So ito yun, ito right, RH. So ito L, meron palang name. So LH, nagtatago lang. So pasensya nyo, maraming kuko. Pero tignan muna natin pati yung haba. So ayan siya. Ito yung luma. Parang mas mahaba ito ngayon. So, pasok naman. Siya right, dahil right to. Ayan. So, kabit na natin. Gagamitin ko tong ano, tong lumang nut dahil may washer siya. And so let's get it on. Sinet ko siya ng 45 kasi 35 to 45 pneumatic yung ano niya, nasa manual niya. So yeah.
Maliit na siya. Nag-click na siya. Okay. So, balik na natin. Check muna natin itong ano, okay naman. So, ito yung ano niya. Wala pa namang problema. Okay pa naman siya yung buha niya. Ayos. So hindi ko na binakas yung gulong. Hey guys, tapos na natin palitan yung ano stabilizer link ng Hyundai Getz 1.1 yung right side. So, hindi ko na pinalitan yung sa kaliwa dahil okay naman. Sinilip ko sa ilalim. Hindi ko na binaklas yung gulong sa ilalim ko na lang sinilip dahil mas kita dun eh. Saka kung ano yung sira, yun ang bilin nyo dahil magkaiba yung left and right ng stabilizer link ng Hyundai Getz 1.1. Hindi ko lang alam kung sa iba, parehas, ganun din, kung parehas ba o magkaiba. Misan kasi ganun. So, kung bibili kayo sa mga authorized dealer na lang, so, ako nabili ko sa BGT yung pyesa. Alam ka agad nila kung ano yung tamang pyesa, saka medyo mura kesa sa iba. So, nag-canvas kasi ako. Tapos, kaya ko nalaman yung sira, yung boots, nung nagpalit ako ng axle boot, nakita ko siyang ano, butas na yung ano, yung goma. Kaya alam ko na rin talagang sira siya. So, inuna ko na muna tong stabilizer link kasi mas madali siyang i-edit. So, upload ko rin yung pagpalit ko ng axle boot. Dapat kasi papalitan ko mismo yung ano eh, yung outer eh, outer axle ng ano eh, ng Getz, pero naisip kong ano na lang palitan na lang ng boots, tapos lagyan ko muna ng ano, axle grease. So, kaya umukay naman. So, okay pa yung ano, kasi nung nilinis ko siya, matigas ba eh. Halos lumalabang pa. Saka wala pa akong nakitang parang damage sa bearing niya. So, kaya malakas, lumakas ang loob ko na palitan na lang yung axle boots ng outer. Although matrabaho, super matrabaho dahil papalitan mo yung outer, kailangan mo tanggalin yung inner. So, wait nyo na lang yung video kong yun. So, if you like this video nga pala, click like and subscribe. Salamat sa inyong suporta. Salamat.